and the Holy Spirit. Amen. Right? Good evening sa ating lahat. Yeah, good evening sa ating lahat. So, magandang pick na rin tayo sa Bible, no? Isaya sa Los Tagalog. Alright, so dito na tayo. Random pick, ito tayo napunta sa on the elders of the church. Parang bumalik na tayo dito. So, mag-pick to tayo. Pick 2. Okay, nandito tayo sa live a blameless life. So, beloved, while you are strangers and exiles, I urge you not to indulge in selfish passions that wage war on the soul. Live a blameless life among the pagans. So when they accuse you falsely of any wrong, they will see your good works and give glory to God on the day He comes to them. For the Lord's sake, respect all human authority. The king as chief authority, the governors are sent by him to punish evildoers and encourage those who do good. And God wants you to do good, so that you may silence those fools who ignorantly criticize you. Behave as free people, but do not speak of freedom as a license for vice. You are free men and God's servants. Reverence each person, love your brothers and sisters, fear God, and show respect to the emperor. The word of the Lord. Thanks be to God. Okay, simple lang naman ang inutos ng ating Ama dito. Good evening sa ating lahat. Now, we are going to respect each other and we're going to behave no matter what other people are saying against us, yung mapapahiya lang sila. Kasi nakita naman, we are very consistent. We are constantly doing ayan what na. Is good and what is inspiring. Ayan na, brothers and sisters, no? Kumulo na po. Ay mapapahiya sila. Kasi nakikita din ng mga tao, especially those people na sinagihan nila, then yung mga tao na yun, hindi naniniwala sa kanila, di ba? So, pag naniwala naman, syempre, meron pa rin naman talaga matitira, hindi naman talaga lahat nagdadala po sa mga nasa maling daan. Hindi po lahat naaakay, hindi po lahat tumitiwala. Kasi kaya ito yung dahilan kaya nandito pa rin kayo dito, dahil you are good. No? You are good children of the Lord. Sabi nga niya, na we are going to live yung talagang blameless life. Yung hindi tayo sisihin. Kahit meron naninira sa atin ng mga maligtas, hindi rin tayo affected. Because ano naman ating ginagawa natin, hindi naman tayo yan po na guys. Hintay lang natin yung mga ito. Kung sa Bisaya pa na huwag tamang hilabot sa ibang tao. Huwag tamang hilabot. Nanginlabot ka. Alright? So, ang pagpanghilabot, it's negative. Ang pagpanginlabot, it's very positive. Kasi pagpanginlabot kasi, example, na kailangan ng tulong ang kapwa mo. Manginlabot ka bilang mga Christians, right? Bilang mga Catholic or Christians. Yes, naginlabot ka. Kaya natin kumulo. Pero pag ikaw hilabdano, wala ka ibang ginawa, kinabagsak mo yung mga tao na gumagawa naman ng tama. At saka hindi natin mapipilit kasi yung kadalasan yung sabi nga, marami nga nag-post nito, yung matitino, yun pa ang sinisiraan. Yung mababait, yun pa ang maraming kaaway. Bakit ganon? Kasi maraming naiingit sa mga tao mababait, especially if they are consistent, naiingit yung mga tao, bakit din siya nagbago kahit anong binato natin. Ganon pa rin, balay pa rin naman. Kasi, ayan, kumulo na po yung ating sabaw na isda. Yeah, ano. Right? Example, kaya mo itong gawin, pero nagpapa-apekto ka, hindi mo naman gagawa. So, right? So, ganun lang. Kaya ako focus, very focus para kung ano, kabayo. Alam mo yung kabayo? Ang ganyan, no? Yung puro ulo po. Diretso, kasi mga bata hindi kaya right? So, ng isda si kapag sa bawa. Yung kabayo, dahil tinakpan na. Right? Tumata niya diretso lang. So, ganyan, para akong kabayo. So, and ito, I want to serve my God like ako. What is, ano? Para diretso lang yung mukha ko sa kanya, di ako magandang gano'n. Okay? So, yun lang talaga. Kaya, happy naman ako sa ginagawa ko sa buhol. Of course, yun lang naman din ang kailangan talaga. Even if you're happy with your mission, kailangan mo rin talaga mabuhay. Kaya yun ang dahilan, kaya maraming missionary na hindi napakain sa mission nila, ay talagang wala. Pero ako hindi ko naman gagawin yun kasi I can serve my God through His globality prayer. I can serve my God through sinasabing preaching. O kahit kailan, kahit anong oras, pwede naman ako mag-preach kahit walang globality prayer. But then, dahil hindi ko talaga tatanggalin ng globality prayer, kaya sinasabing